Nasa linya po ng telepono si Dr. Teresito Bacolcol, officer in charge ng Phivolcs. Sir, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Gruseta po ito at Diane Carrera ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga din po sa inyong dalawa. Yes, sir. Ano na po ang update sa aktibidad ng bulkang mayon? Okay, so within the past 24-hour period, meaning 5 a.m. kahapon to 5 a.m. today, mayon vulkan, volcano network recorded only one low-frequency volcanic earthquake. Mas mababa ito kaysa 21-week volcanic earthquake na na-record namin between June 11 and June 12. And isang part specific third lamang yung na-record namin between yesterday and kanina umaga. In contrast, tatlo yung pyroclastic specific current events na na-record natin between June 11 and June 12. And bumaba bagya yung rockfall events natin, nagiging 221 na lamang, compared doon sa 250 rockfall events previous day. Okay, sir, tama po ba ang naging desisyon na palawakin yung danger zone ng LGU? Wala pa po kami na-recommend. Sinabihan lang namin yung mga tao na to prepare yung people living beyond the 6-kilometer permanent danger zone and within the 8-kilometer radius from the summit of the volcano to prepare just in case the situation will escalate. And we will recommend the extension of the danger zone up to 7 kilometers. Okay. Sir, sa lagay po ng sulfur dioxide, ito po ba'y hanggang gaano kalayo naaamoy ng mga residente doon? Wala naman ito kasi usually sulfur dioxide naman nasa taas lang ito, madaling madissipate. Wala naman kaming report na nagkaroon ng na amoy ng masangsang. Dito sa taan, last week, naamoy ito. Pero ngayon, wala na kaming na-report na nag-report sa amin na may naamoy sila. Okay, Dr. Bacolcol, magandang umaga po sa inyo. Si Diane Carrera po ito. Sir, nagkaroon po nung effusive eruption o yung tahimik na paglabas po ng volcanic materials. Ano po ang pahiwatig po nito? Ano po ang pinapakita po kapag ganito po yung nangyayari, sir? Ibig sabihin lang, unti-unting dumadalo yung magma pataas and then nilalabas ito sa lava. Tawag natin dito is effusive eruption. Slow release of magma onto the volcano's edifice. So generally, effusive eruptions are less violent, and this would also produce less ash and volcanic gases compared to explosive eruptions. So we're hoping na ganito lang po effusive eruption, hindi na to magiging explosive eruption pagkatulad ng nangyari ng 2018. Okay, tama po ba, Director, yung aking pagkakaroon? Hindi po delikado kapag po ganitong may mga quiet eruptions, sir, or effusive eruption? Hindi naman kasi ibig sabihin, nilalabas niya unti-unti yung pressure na nanggaling sa ilalim. Nilalabas din niya yung mga materials, unti-unti niyang nilalabas galing sa ilalim. Kesa naman po, walang lumalabas ng material, meron tayong lava dome. Yung material sa atin na-trap inside the lava dome and then kapag there is a sudden release of gas, sulfur dioxide gas, kakaroon na ng violent explosion. Okay. Siguro pang huli na lamang po, Dr. Bacolcol, ano po ang inyo pong mga panawagan or payo doon po sa mga residenteng nakatira po sa may paligid po ng vulkan, sir? Yung, again, paalala natin sa ating mga kababayan na nasa paanan ng vulkan, lalo na yung mga nakatira pa at hindi pa nakaalis sa 6-kilometer permanent danger zone, sana po, lumisis na po sila. And yung mga nakatira naman, diyan 6-kilometer permanent danger zone and within the 8-kilometer radius from the summit ng vulkan, they have to prepare just in case mag-escalate yung activity ng mayon and they have to be moved out. Okay, so sir, kayo po sa Phivolcs 24/7 po, ano ang inyo pong pababantay dito po sa bulkang mayon? So ang hangad namin sana po ay wag na pong magkaroon ng any violent eruption. At sabi nyo nga po kung hanggat maaari ay maging quiet eruption lamang. Maraming salamat po sa inyong oras, Phivolcs OIC, Dr. Bacolcol, salamat po.